Women empowerment. Social realism. Post-cubism. Yan lamang ilan sa mga pinagtuunan ng pansin ni Anita Magsaysay sa kanyang mga likhang sining. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nakilala ang pangalang Anita Magsaysay Ho? Anita Magsaysay Ho, isang pangalan na tinitingala sa larangan ng sining. Siya ay isinilang noong 20 ng Mayo taon 1914 sa lungsod ng Maynila. Siya ay nag-aral ng Fine Arts sa Universidad ng Pilipinas bago lumipat sa Amerika upang mag-aral sa Cranbrook University sa Michigan. Ang mga kalimitang ipinipinta ni Anita ay ang mga Filipina at araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino na nagsisimbolo ng pagmamahal niya sa kultura ng ating bansa. Kapalit ng kanyang kasipagan at kagalingan sa larangan ng pagpipinta, marami siyang natanggap ng gantimpala. Si Anita ay may taglay na pagkamalikain na nagbunga ng magagandang larawan. Kaya naman walang duda na siya ay isang kilalang pintor. Sa katunayan nga ay siya ay kinikilala bilang greatest woman Filipino painter. Many Colors of San Francisco. Ito ay nilikha ni Anita sa kadahilanan siya ay nabighani sa mga dahon ng San Francisco. Sinadya niya nalakihan mga dahon sa kanyang pinagtangarawan upang ito ang pagtuunan ng pansin ng makakakita. Kasama ng mga dahon ito ay ang larawan ng dalawang Filipina na nakadungo sa kumpul-kumpul ng magagandang dahon ng San Francisco na siyang paborito ni Anita. Makikita niya ang isang babae ay nakapalim ng tingin sa isa pang babae na parabang ito ay may binubulong na sikreto na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pinapaalam sa mga tagapagmasibo. Para sa akin, ang likhang sining na ito ay nagpapakilala ng kaunting bahagi ng pagkatao ng sikat na pintor na si Anita Magsaysay Ho. Ang ipinintang larawan na ito ni Anita ay tinawag niyang Fish Harvest at Dawn. Natapos niya ito noong taon 1979. Pinapakita sa larawan na ito ang pagkakaisa at pagiging malakas ng mga babae at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Ipinapakita ni Anita dito ang women empowerment dahil sa ginagawa ng mga kababaihan. Ang alam lang natin dati na ang mga kababaihan ay dapat nasa bahay lamang. Pero ipinakita ni Anita sa larawan na ito na kung anong kaya ng mga kalalakihan ay kaya rin ng mga kababaihan. Makikita rin dito ang pagiging malikhain ni Anita sa katunayan nga noong 2015 sa Spectacular Media Auction at Leon's Gallery. Ang pinakamalaking gawa niya ito ni Anita ay na-auction simula sa halagang 6 milyong piso. Ito pa ang ibang mga namumukod-tanging likha ni Anita. Caroling 1967, Four Women 1947, Fruit Vendors 1961, Lavanderas 1957, Women with Jars 1949, Portrait of Lourdes Montinola 1979, Potting Flowers 1981, Women with Baskets and Mangoes 1980, Self-Portrait 1944, Self-Portrait 1950. Ang nabanggit na larawan na iilan lamang sa mga likhang sining ni Anita. Talaga namang makikita sa mga napiling paksa ni Anita para sa mga larawan niya ay nagpapakita ng pamumuhay ng Pilipino lalo na para sa mga kababaihan. Nakakapanghinayang lang sa panahon ngayon na ang mga pintor ay hindi na gaanong nabibigyan pansin. Kung ikaw ay may talento sa pagpipinta, huwag kang panghinaan ng loob at balang araw magiging kilalang pintor ka rin tulad ni Anita Magsaysay Ho.